Sa pagkakataong ito ay atin pong babalikan ang buhay ni Abraham sa aklat ng Genesis at alamin natin kung ano ang mga aral na makukuha natin doon para sa atin. And this study from the writings of Moses will be random. Sapagkat kapag hindi ko po ginawa na ganito, ay aabutin pa tayo ng isang buwan sa pag-uusap tungkol sa buhay ni Abraham. So, puntahan po natin ang aklat ng Genesis at alamin ang mga ilang mahalagang bagay o ilang mahalagang detalye sa buhay ni Abraham. At ang nais kong pag-usapan dito ay ang paglago ni Abraham sa pananampalataya. Si Abraham, mga kapatid, ay hindi po agaran na meron siyang ganong kalaking pananampalataya. At tulad ng maraming Kristiyano, tayo ay dapat magsilago sa pananampalataya. Wala pong agarang pagkakaroon ng ganong kalaking pananampalataya. Kailangan meron tayong hakbang, and even the book of the Bible tells us about growing in the faith. Malala po ninyo na nabanggit ko sa inyo na si Abraham ay may mga ilang pagkatapos sa kanyang buhay nang siya ay tawagin ng Diyos. Nasabi ko sa mga nauna kong video na si Abraham ay isinama niya si Tera sa paglalakbay na ito mula sa Mesopotamia nang tawagin siya ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, "Leave your country and your people and your father's household." Pero alam natin sa kabuuan ng kwento ay isinama niya ang kanyang amang si Tera at ang kanyang pamangkin si Lot kasama ang mga ilan pa sa kanyang sambahayan. Pero alam po ninyo, kung titingnan po ninyo ang huling bahagi ng Genesis chapter 11, sa talatang 31 ay mapapansin nyo na tila si Tera ang siyang nangunguna sa grupo. Basahin ko po sa inyo. Tera took his son Abram, his grandson Lot, son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, the wife of his son Abram, and together they set out from Ur of the Chaldeans to go to Canaan. But when they came to Haran, they settled there. So diyan ay mapapansin natin na tila may pagkatakot si Abraham at hinayaan niya na ang kanyang ama ang manguna samantalang siya ang tinawag at kinausap ng Diyos tungkol sa kanyang plano. Dito ay tila makikita natin na si Tera ang namumuna sa grupo at hindi ito nais ng Panginoon. At alam ninyo ang ginawa ng Diyos, doon po ay kinuha niya si Tera. Namatay po si Tera sa Haran. Tungkol naman po dito kay Lot, kung papansin ninyo ang kanyang buhay, ay tila siya po ay inadapt marahil ng kanyang lolo at nung mamatay ito ay wala siyang magawa kundi sumama kay Abraham sapagkat nauna nang namatay ang kanyang ama na si Haran. Yung kanilang lugar na pinuntahan ay malamang ipinangalan kay Haran. Hindi ko po alam kung paano nangyari ang bagay na yon, kung sa kanyang ama o kaya ay sa ibang tao. Pero pareho ang pangalan ng kanyang ama at sa lugar na unang pinuntahan ng grupo ni Abraham. Pagkatapos mamatay ni Tera, ay muling nangusap ang Diyos kay Abraham upang lisanin ang Haran at pumunta na sa lugar na sinasabi ng Diyos sa kanya. At doon naman po ay sumama si Lot sa kanya sapagkat tulad ng sinasabi ko, malamang siya po ang nag-adapt o inadapt po niya si Lot sa panahon yan. Siya po ay nakarating sa Kanaan, nagpalipat-lipat sandali ng lugar hanggang sa naratnan siya ng taggutom sa panahon na yan. At ano ang ginawa ni Abraham nung siya ay makaranas ng taggutom? Siya po ay pumunta sa Ehipto. Hindi ko alam kung maganda ang kanyang ginawa o pangit sapagkat tila nawalan siya ng tiwala sa Diyos o kaya ay natakot siya na magutom at siya ay tumakbo sa Ehipto. Ang Ehipto po, tanda natin, ay larawan ng sanlibutan. At tayong mananampalataya ay hindi maaaring tumakbo sa sanlibutan para sa kanyang tulong sa atin. Yun po ang ibig ko sabihin kung tama nga ba ang hakbang na ito ni Abraham. Sa panahong yan ay makikita natin na sa pagpasok o bago pumasok si Abraham sa Ehipto ay kinausap niya ang kanyang asawa upang ipakilala siya bilang kapatid dahil sa pagkatakot sa mga taong nandoon. Titingnan niyo po ang 12 hanggang 13 sa sinasabi kong ito. Sabi po rito, "As he was about to enter Egypt, he said to his wife Sarai, 'I know what a beautiful woman you are. When the Egyptians see you, they will say this is his wife. Then they will kill me.'
but will let you live. Say you are my sister so that I will be treated well for your sake and my life will be spared because of you. So ngayon ay mapapansin natin ang isa pang nagpapatunay na si Abraham ay may pagkatakot sa kanyang buhay. At dahil sa takot na yan, siya po ay magsisinungaling. Sa bagay na ito na gagawin ni Abraham ay alam natin na maaaring matawag sa panahon natin na white lies dahil si Sarai ay kanya pong kapatid sa ama. Isa lamang po ang kanilang ama at alam natin sa kapanahonang iyon, yun po ay pinapahintulutan ng Diyos. Pero ang bagay na ito, hindi po niya ginagawa na malinis sa kanyang konsensya. Ginagawa po niya ito dahil sa kanyang pagkatakot para sa kanyang buhay. Ang mahirap pa po rito ay ang tila pagpuprotekta niya sa kanyang sariling buhay at itong kanyang asawa ay tila itinutulak niya o hahayaan niya sa kanyang kapahamakan. And so Abraham lied about this. Kalimitan po ay tinatanong ako ng mga ilang kapatiran, Pastor, kapag ka meron pong hinahabol na tao na tumakbo sa iyong bahay upang magtago o humingi ng tulong, sasabihin mo ba sa kanila na yung taong yon na kanilang hinahanap ay nasa iyong bahay o hindi? Kung hindi ko po alam ang dahilan at nakikita ko na ang mga taong ito na naghahanap sa kanya ay galit na galit at mapapansin mo na tila nais siyang patayin, ang sasabihin ko ay wala. Bakit po? Sabagat para sa Diyos ay mahalaga ang buhay and we must have to protect life. Maalala niyo yung sinabi niya kay Noe na hindi dapat kumitil ng buhay? Yun po ang umiiral na batas ng Diyos para sa lahat sa panahon na yan, hindi pa yung kay Moises. And so ang binibigyan ko ng halaga dyan ay yung buhay ng tao. The sanctity of life must have to be protected. At malala natin ang Panginoon sa bagong tipan na kung saan ay pinapahalagahan niya ang buhay kaysa sa legal na pagsunod sa mga batas ni Moises sa kanyang kapanahunan. Halimbawa po ay yung babaeng kuba na pinagaling niya sa araw ng Sabat na kung saan ay tinulid siya ng mga eskriba at pariseo dahil sa kanyang ginawang ito. Na ang sinabi niya, kapag ka ang inyong asno ay nahulog sa balon sa araw ng Sabat, hindi ba ninyo aahunin? Nangangahulugan ito ng pagbibigay halaga ng Panginoon ng buhay ng tao kaysa sa legal na basehan. Ganun pa man po ay huwag po nating pangarapin ang mga ganito. Manalangin tayo na hindi tayo subukin na magkasala sa pagsisinungaling sapagkat alam natin na ang Diablo ang ama ng kasinungalingan. So balikan po natin ang ating punto na si Abraham ay may mga pagkukulang dahil nga sa pagkatakot. Subalit nais ko namang ipakita sa inyo na hindi po nanatili si Abraham sa ganyang kalalagayan. Ang punto ko ay para magkaroon tayo ng development sa ating buhay, sa ating mga pananampalataya. Hindi tayo maaaring manatiling sanggol sa kalalagayan yan. Hindi po malulugod ang Diyos kapag ganyan ang naging buhay natin sa kanyang harapan. Sa 14 na kabanata ay mapapansin natin ang pagsagip ni Abraham sa kanyang pamangking si Lot pagkatapos makipaghiwalay sa kanya at mabihag ng mga kalaban ng Sodoma at Gomorrah. Tulad ng nabanggit ko sa nakaraan, na ang nanalo sa labanang ito ay yung 4 laban sa 5. Nangangahulugan po na matatapang at malalakas ang sundalo ng mga haring ito. Naipakita ko rin sa inyo sa nakaraan na ang katumbas ng isang hari ay marahil 10,000. O kaya ang ibig ko sabihin ay bawat hari kung merong 10,000 ay aabot po ang grupong ito ng 40,000. Sabihin na natin 30,000. O kaya ay 20,000. Pero si Abraham po ay meron lamang po siyang 318 trained men. Nangangahulugan po na maging si Abraham ay pinaghahanda niya ang pagdating ng ganitong mga bagay. At yan po ay isang mahalagang aral na dapat nating matutunan na ang buhay ng Kristiyano ay hindi laging mapayapa, hindi laging maluwan, na katulad ng tinuturo ng marami na kapag ikaw ay nakay Kristo ay hindi ka na makakaranas ng mga pagsubok, ng hirap sapagkat ginawa na ng Panginoon ang lahat ng bagay para sa inyo. Iyan po ay taliwas, nais ng Diablo na makampante ang mga Kristiyano at hindi nila paghandaan ang mga darating na mahirap o kaya ay mga pagsubok sa kanilang mga buhay. Matutuwa ang Diablo kapag ka ikaw ay ganyang Kristiyano.
Abraham, even though called by God, was already preparing for war. He know there will be coming times that he will be in conflict with people. And so he prepared for it. He had 318 men. Pero ang punto ko rito, na nais kong makita ninyo na si Abraham ay na-develop na sa kanyang pananampalataya na nagawa niyang sundan o suguring ang mga hari ito kasama ang kanilang mga sundalo upang sagipin ang kanyang pamangking si Lot. At alam natin na ito ay paglago sa pananampalataya at pag-alis ng pagkatakot sa kanyang buhay. Alam po ninyo, kung Kristiyano ka at hindi ka lumalago sa pananampalataya, you will eventually die. Tandaan po natin na isa sa mga kwalidad ng papasok sa hari ng Diyos ay wala po sa atin ng pagkaduwag, because we cannot survive our spiritual life without courage. The Bible tells us about courage, all the New Testament. Believers must have to be courageous, and we must have to grow in the faith. The Lord Jesus Christ grew in the faith, and in Peter's letter, he told the believers to grow in the knowledge and in the grace of God. That means growing in the faith. At alam natin ang sabi ng Panginoon, nothing is impossible to him who believes. Ordinaryo na o natural na na ang Diyos ay nakakagawa kapag ka ang isang mananampalataya ay merong ang totoong pananampalataya sa kanyang puso, at ito ay makikita ng Diyos o nakikita ng Diyos kung totoo o hindi. Si Melchizedek po ang nagsabi kay Abraham na ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng tagumpay at hindi ang kanilang kakayanan. Sabi po rito sa talatang 20, "And blessed be God Mosai, who delivered your enemies into your hand." Ito po ang sinabi ni Melchizedek sa kanya pagkatapos na sila ay magtagpo, o kaya ay puntahan siya ni Melchizedek pagkatapos ng kanyang tagumpay na ito. Pag-usapan na rin natin ng konti ang tungkol kay Melchizedek, pero kung nais ninyong malaman ang mga ilang detalye ng tungkol sa kanya, ay pumunta kayo sa aklat ng Hebreo, sapagkat doon ay maraming sinasabi ang sumulat tungkol kay Melchizedek. Si Melchizedek po ay isa sa mga bagay na pinagtatalunan ng mga Kristiyano. May mga nagsasabi na ilan na siya ang Panginoon, ang mga lang ay hindi, at siya ay larawan lamang ng Panginoon. Dahil nga po sa kaunti lang ang detalye tungkol sa kanyang buhay o naisulat sa kanyang buhay, ako man ay hindi ko may paliwanag kung siya nga ay ibang tao o kaya ay representasyon ng Panginoon sa lumang tipan katulad ng the angel of the Lord. Yun ay sigurado na ang Panginoon. Pero pagdating kay Melchizedek ay hindi ko may papakita ng malinaw kung siya nga ang Panginoon o merong talagang Melchizedek sa panahon na yun na larawan ng ating Panginoong Kristo. At dito nga sa aklat ng Genesis 14 ay mababasa natin ang kaunti lang na detalye ng tungkol kay Melchizedek. Sabi po rito, "Then Melchizedek, king of Salem, brought out the bread and wine. He was priest of God Most High, and he blessed Abraham, saying, Blessed be Abraham by God Most High, creator of heaven and earth, and blessed be God Most High, who delivered your enemies into your hand." Sabi pa, "Then God gave him a tenth of everything." Sinisigurado ko na excited kayong malaman kung ano ang kaibahan ng pagkakaloob sa bago at lumang tipan. Lalo na kapag nababasa natin ang ganyan, yung tungkol sa pag-iikapu. O hindi ba? Sige po, nais ko kayong bigyan ng kaunting kaalaman tungkol sa bagay na ito. Kung ang mga New Covenant believers nga ba ay dapat mag-ikapu o hindi. Mahalaga ito sapagkat isa ito sa malaking pinagtatalunan ng mga nagsasabing mananampalataya. Mayroon pong mga ilan na nagsasagawa ng pag-iikapu at meron pong kontra sa bagay na ito. Ano nga ba ang katotohanan tungkol dito? Una po, ang pag-iikapu ay prelo bago po dumating si Moises o bago ibinigay ng Diyos ang batas tungkol sa pag-iikapu kay Moises. Si Abraham ay nagbigay ng ikapu kay Melchizedek. At kung titingnan ninyo sa Genesis 28 ay makikita nyo doon na si Jacob nang makakita ng pangitain mula sa Diyos ay nangako rin siya na ibibigay niya ang kanyang ikapu. So ito po isang bagay na tandaan natin. Those people who encountered the Lord before the law of tithing has been giving their tithes to God.
Nakakahulugan ito na ito ay mataas na standard ng pagkakaloob o kaya ay approved ng Diyos sa lumang tipan. So later on ay binigay kay Moises ang batas tungkol dito. At ang Panginoon na ipinanganak sa panahon ng kautusan, nasakop siya ng kautusan, ay kailangan niyang sundin ang mga bagay na ito kung hindi magkakasala siya. Kaya yung sinasabi sa Mateo 23:23 na sinabi ng Panginoon, dapat niyong ibigay o dapat niyong gawin ang mga ito tungkol sa pag-iikapo, subalit huwag naman ninyong kaligtaan ang iba tungkol sa maayos na pamumuhay. So dahil nga po, ang Panginoon ay pinanganak sa panahon ng kautusan ay kailangan niyang sundin ang kautusan ni Moises, kundi ay magkasala siya. Pero makikita natin sa kapanahunan ng mga apostol, ang tawag nila sa pagkakaloob ay grace giving. Grace giving po ang para sa ating kapanahunan. So hindi mo sabihin, Pastor, ay wala ng pag-iikapo. Okay, huwag mo nang masyadong mainit. Kailangan makinig kayo. Una, kung ikaw ay nag-iikapo in the basis of the law of Moses, ay mali po yan. Sapagkat tayong mga Hentil ay hindi po tayo sakop nun. Kaya lamang marami ay hindi tinatanggal ang bagay na yan o ini-implement ng mga ilang mga ngaral ang bagay na yan sapagkat yan po ay sigurado. At kung yan ay gagawin ng tila batas sa pilitan, ay mahuhulog po yan sa kategori ng batas ni Moises at hindi doon sa free will giving of Abraham and Jacob. Ang pag-iikapo ni Abraham at Jacob ay kusang loob na ibinigay nila. So huwag po natin pagaluin ang tungkol sa law giving at grace giving. Kung kayo ay aking papipiliin, anong gusto nyo? Sang-ayon sa batas ni Moises o sang-ayon sa grace giving? Sisiguraduhin ko po sa inyo na ang inyong sagot ay grace giving. Pero kung kayo po ay pastor, ay malamang kayo ay magre-reklamo sapagat dyan sa grace giving kasi ay alam natin na ang bawat isa ay magbigay sang-ayon sa itinasiya nila sa kanilang puso. Nangangahulugan na wala pong kasiguraduhan kapag kayan ang iyong in-implement sa iyong church. Pero nais ko pong maunawaan ninyo na ang grace giving ay mas malaki kaysa sa tithing. Tandaan ninyo, ang batas ni Moises ay napakababa, ang batas ni Kristo ay mataas, at kabilang po dyan ang tungkol sa pagkakaloob. Bigyan ko lang kayo ng halimbawa na sa batas ni Moises, kailangan mong tabihan ang babae bago ka magkasala ng pangangalo niya. Samantalang sa Panginoon, tumingin ka lang ng may mahalay na pagnanasa ay mangangalo niya ka na. Sa batas ni Moises, kailangan mong kumitil ng buhay bago ka matawag na mamamatay tao. Sa batas ng Panginoon, panatilihin mo lang ang iyong galit laban sa isang tao ay mamamatay tao ka na. Pinapakita ko lang po sa inyo kung gaano kalayo ang batas ng Panginoon sa batas ni Moises. So kung ang lahat ng batas ng Panginoon ay mas mataas kaysa sa batas ni Moises, pagdating ba sa pagkakaloob ay mas maliit? Kaya yung mga nagnanais na i-implement ang grace giving o gusto nating sundin ang grace giving ay nangangahulugan nito na hindi po mas maliit kaysa sa pag-iikapo. At yan ay makikita natin sa kapanahunan ng mga apostol na maging ang mga mananampalataya ay kusang loob nila na ibinibigay ang kanilang mga pinagbentahan sa kanilang mga ari-arian. Subalit dahil ito po ay hindi sa pilitan, kundi dahil udyok ng banal na espiritu. Dahil yun ang grace of God, yung Holy Spirit is the Spirit of Grace, Hebrews 10:29. At tila maraming mga mananampalataya ay wala talagang conviction o kaya ay wala talagang taglay na banal na espiritu, kaya mas maliit ang kanilang ibinibigay kaysa sa pag-iikapo. Ngayon, pakinggan po ninyo. Hindi po masama ang pag-iikapo. Sa 1 Corinto 16:1-2 ay makikita nyo na sinabi ni Apostol Pablo sa iglesyang ito na magbigay kayo in proportion on how the Lord has blessed you. Sabihin nga po natin yun, proportion. Ano po ang ibig sabihin? Ang ibig po sabihin is 1:2, 1:3, 1:4, meron pong ratio, meron pong nakalaang halaga, meron kang sukatan o meron silang sukatan doon sa kanilang ibibigay, proportion sa blessing ng Panginoon sa kanya. And what is the best proportion, do you think? And the best proportion is tithing. Suma total, para sa mga Kristiyano, kung nais ninyong magbigay at tawagin grace giving ang inyong kaloob
ay isipin nyo na mas mataas kaysa sa pag-iikap po. Pero kung ipasya ng isang tao na magbigay siya ng proportionate, sana po ay hindi bababa ng tithing, huwag gawing katiting. Dahil yun ang aprobado na ng Panginoon noon pa mang una, at itong mga tao na naka-encounter sa Diyos kahit walang batas ay ginawa nila. Ngayon, piliin ninyo. Para lalo kayong maniwanagan dito, minsan ay ginawa ko po sa aming iglesia. Kami po ay nasa New Covenant Essence of Teaching. Nangangahulugan na maging sa pagkakaloob ay dapat kami ay grace-giving. Pero kung mismo ay nakaranas at nakakita na maraming Kristiyano, kapag hinahayaan mo sila na ibigay ang kanilang gusto sa Panginoon o sa gawain ng Panginoon, ay darating sa punto na hindi na sila nagbibigay halos. Yun nga po, hindi ko alam kung sila ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos o tinatanggihan nila ang conviction ng Banal na Espiritu pagdating sa pagkakaloob. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, ayaw nyo ng grace giving, so I now implement the law. At napansin ko na mas mataas nga pagdating sa tithing. At yun po ay nagbibigay ng kapighatian sa aking puso na maraming Kristiyano ay nais lang nilang matawag na sila ay nasa New Covenant, but still, they cannot live in its essence. Pero hindi ko po pinatili ang bagay na yan. Nais ko lang tuklasin kung ano nga ba ang kanilang pamumuhay. Agad ko pa rin ibinalik sa grace giving at sinabi ko sa aking sarili na kailangan manangan ako sa Diyos sa aking mga pangangailangan. That is because I myself doesn't want to be under the law, because in the law there's curse and I don't want these people to be cursed. Puntahan po natin yung aral tungkol sa pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham. Kung mapapansin po ninyo ang inyong Biblia ay makikita nyo na dalawang beses ginawa ito ng Diyos. Ang una ay sa chapter 15, nawa po ay basahin niyo ito at tingnan niyo ang ginawa po ng Diyos dito ay pinaganda si Abraham ng mga hayop, hinati niya ito at inilatag upang sila at ng Panginoon ay dadaan sa gitna nito. Subalit sa pagod ni Abraham sa pagtataboy sa mga hayop, nanais sila ay ng mga hayop na yon ay nakatulog at ang duman lang sa pagitan nito ay ang Panginoon. Ano ba ang kahulugan nito? Ang tipan po o covenant ay napakahalaga sa Diyos. God never worked outside His covenant. And covenant can only be abolished through the death of any party of both or both party. So nangangahulugan na itong tipan na ito, kapag ka may nagkulang o may hindi tumupad sa tipanan, ay meron pong mamamatay. At dahil ang Panginoon ang dumaan sa pagitan ng mga hayop na ito, ay kailangan niyang mamatay sapagkat alam natin na ang mga lahi ni Abraham o saling lahi ni Abraham ay nagkulang sa tipan na ito. Para po sa inyong karagdagang kaalaman tungkol sa bagay na yan, basahin po ninyo ang Jeremias 34:18-20. Diyan sa aklat ng Jeremias ay makikita niyo na marahil ito po ay kaugalian ng mga tao sa panahon ni Abraham na sinundan lang ng Diyos o kaya ay ginawa ng Diyos at pagkatapos ay sinundan ng mga tao. Pero isang mahalagang bagay na dapat nating maunawaan na sino man sumalangsang sa tipan na ito ay meron pong mamamatay. Muli pong bumalik ang Panginoon pagkatapos si Abraham ay magkasala ng kapulalan ng katyagaan at kinuha niya ang kanyang aliping babae upang tabihan at anakan. Ang Panginoon ay muli niyang binalikan sa chapter 17 itong si Abraham upang iulitin ang tipan sa kanya. Kung mapapansin po ninyo doon sa mga naunang talata, ay ipinaalala ng Diyos ang kanyang pangako sa kanya na magkakaroon ng maraming anak. At ang pangako yun ay hindi niya kailangan trabahuhin sa kanyang sarili, ang Diyos ang gagawa. Pero ang nais kong pansinin ninyo sa tipanang ito, ay ang ginawa ng Diyos na baguhin ang pangalan ni Abraham. Tinawag siyang, ang kanyang pangalan ay Abraham at ngayon ay tinawag siya ng Diyos na Abraham. Ang kahulugan ng Abraham is Exalted Father, at ang kahulugan ng Abraham is Father of Many Nations. Nangangahulugan na ikinatak ng Diyos kay Abraham ang patunay ng kanyang pangako. So isipin niyo po ang bagay na ito na si Abraham ay nagpunta sa NSO o kaya sa Registry of Deeds at magpapalit ng pangalan. Sabi sa kanya sa registrar, "What is your name, sir?" "Oh, I'm Abraham, son of Tira." "At ano po ang nais niyong maging pangalan ninyo?" Sabi ni Abraham, "Abraham nga." Sabi lang nga sa registrar, "Oh, ang pangalan mo ay Exalted Father. Ngayon ay gusto mong maging Father of Many Nations."
Ilan na po ba ang anak ninyo ng iyong asawa? At si Abraham ay nag-iingat ng magsinungaling sa pagkakataong ito. Hindi niya pwedeng sabihin isa dahil hindi naman niya legal na asawa si Hagar. Kaya't sinabi niya, wala pa po. Sabi sa kanya sa registrar, napakatapang niyo namang magpalit ng pangalan na magiging ama kayo ng maraming bansa sapagkat kayo ay matanda na. And that is gaining faith para kay Abraham. Ang isa pa na nais kong pansinin natin sa bagay na ito ay yung pangalawang token of covenant na ibinigay ng Diyos sa kanya na ito ay pagtutuli. Sa araw na yon, si Abraham at ang kanyang anak na si Ismael ay parehong nagpatuli. At sa pagkakataong yan, ang pagtutuli ay tila sinasabi naman ng Diyos kapag ka nagkulang ka sa bagay na ito, kapag ka meron kang salinlahi na hindi nagpatuli ay papatayin o mamamatay. So bawat salinlahi na galing kay Abraham ay kailangang magpatuli. Sapagkat kung hindi ay hindi pa sila pumapasok sa tipan sa Diyos. Kahit manganak pa sila ni Abraham. At sa bagay na yan, si Moises ay muntik ng madisgrasya sapagkat hindi po siya natuli dahil siya ay pinanganak sa panahon ng Gestapotype. Itinatago ang mga bata. Alam naman natin na si Moises sa pagtatago sa kanya ay ipinaalod na lang doon sa ilog Nilo. Sana alam niyo ang mga nangyari sa kwento sa kanyang buhay hanggang sa dumating sa punto na siya ay nagkaroon na ng kaugnayan sa Diyos at siya ay sinusugo upang sagipin ang mga Israelita sa Ehipto. At nung pumapayag na nga si Moises na pupunta doon, pagkatapos ng maraming pagkukumbinsi, ay nakita ng Panginoon na hindi pa pala siya tuli at muntik na siyang patayin. Exodus 4:20-24, basahin po ninyo. Bakit ko po sinasabi ang bagay nito? Sapagkat yung pagtutuli, ang katumbas niyan sa New Covenant ay ang bautismo. Bautismo sa tubig. Sa bagay na yan ay nagawa na naman ni Satanas na pababawi ng kahulugan ng bautismo sa tubig at maraming tagapagturo at mga miyembro na ipinagpapaliban ang bagay na ito. Pero tingnan ninyo ang mga sinulat ng mga apostol o ang mga ginagawa ng mga apostol na hindi po ganyan. Hanggat maaari ay agaran nilang binabautismuhan ang mga tunay na mananampalataya. So bukod po sa ang bautismo ay bahagi ng tunay na kapanganakang muli. Sabi ng Panginoon sa John 3:5, unless a man is born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Yan pong bautismo ng mga tunay na mananampalataya ay pagpasok din nila sa tipan sa Diyos. So isipin po ninyo ang katotohanan ito na halimbawa ay meron pong isang kontrata, nakapirma ang kabila at ang isa ay hindi. Pag dumating ang legal na usapin ay hindi po katanggap-tanggap ang bagay niya sapagkat wala pong pirma ang isa sa kanila. Yan ang ibig sabihin niya na kung paano napakahalaga para sa Israelita ang mga pagtutuli ay ganoon din sa mga Kristiyano na napakahalaga ng pagbabautismo. Kung kayo po ay regular na estudyante ng TBTI at napanood din nyo yung tunay na kapanganakang muli doon sa bahagi ng salvation, ay alam na ninyo ang aking mga pinagsasabi. Marami na kayong natutunan kung gaano kahalaga ang bautismo sa isang mananampalataya. Ang susunod na bahagi na nais ko ipakita sa inyo ay yung pananalangin ni Abraham para sa Sodoma at Gomorrah. Sabi nga ng Panginoon sa Genesis 18:17, shall I hide from Abraham what I am about to do? Nangangahulugan po ito na nais sabihin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang gagawin sa Sodom at Gomorrah. Diretsahin ko po yung isang bagay na nais kong makita natin sa kaganapang ito at walang iba kundi yung pakikipagtawaran ng o ni Abraham sa Panginoon na ito naman ay larawan ng pananalangin. Nais ko pong sabihin ang katotohanan ito, people who have faith prays. Nananalangin po sila. Ang mga tao walang pananampalataya ay hindi nananalangin. Ang katotohanan po, kaya ko ipinapakita sa inyo ang mga bagay na ito ay sapagkat nais kong makita nyo na kahit ang mga tao ito ay nabuhay sa lumang tipan ay meron silang mga ginagawa na prinsipyo ng Panginoon para sa New Covenant. Pagdating nga sa prayer ni Abraham is that he was so bold and he was so persistent na tumawad ng tumawad sa bilang ng mga tao na ikonsidera ng Panginoon upang huwag sirain ang Sodom at Gomorrah. Ang sinabi niya ay 50, 45, 40, 30, 20, hanggang sa 10. And every time, Abraham would say, Lord, forgive me that I have been so bold about this.
At alam natin ang boldness in coming into the throne of God ay prinsipyo ng New Covenant sa aklat ng Hebreo 4:14-16. Sabi doon, let us then approach the throne of grace with confidence, with boldness. Na maging sa mga pagtuturo ng Panginoon ay tinuturo niya ang ganitong uri ng pananalangin sa atin. Mayroon po siyang itinuro na yung magkaibigan na yung isa ay nagkaroon ng bisita sa hating gabi at wala siyang maipakain ay kailangan niyang puntahan ang kanyang kaibigan upang humingi ng pagkain. Ang kanyang kaibigan na ito ay nagpapahinga na kaya ayaw niya nang bumangon. Subalit sa kapipilit ng kanyang kaibigan ay kailangan siyang bumangon. Ano po ang ibig sabihin nito pagdating sa ating pananalangin sa New Covenant? Sa aklat ng Isaiah ay sinabi, give him no rest, meaning katukin niyo ang pintuan ng langit. At kailangan maging masigasig tayo sa bagay na ito. Sa Lucas 18 ay binigay niya ang talinghaga tungkol sa babaeng balo at ang mahigpit na hukom na kung saan sa pagpupursige ng babaeng balo ay nagawa niyang baguhin ang kaisipan ng hukom na ito upang ipagkaloob sa kanya ang kanyang kahilingan. Pero ay pinagpauna na ang aral doon that his disciples should not stop in their praying or should be persistent in their prayer. At kung nais niyo makita yung babala na mga huling araw ay basahin niyo ang 8 na naway magbigay sa atin ng babala. Sabi doon, however when the Son of Man comes, shall he find faith? Ibig sabihin, are there still people who believe and are persistent in prayer? Isipin niyo maigi at makikita niyo na yan po ay nangangahulugan na maraming mananampalataya ay manghihinawa sa pananalangin. Ang huling bahagi po na nais ko ibigay sa inyo tungkol sa buhay ni Abraham ay tungkol sa pagsubok ng Diyos sa kanya ng hilingin ng Diyos na ihandog sa kanya ang kanyang tanging anak na si Isaac. Ito po yung katuparan ng pangako ng Diyos. At sa panahon na yon, malamang ay giliw na giliw si Abraham sa katitingin sa kanyang anak isang gabi nang kausapin siya ng Diyos, Abraham, Abraham, ihandog mo sa akin ang iyong anak. Na malamang ay nakita ng Diyos na unti-unti ay inaagaw na ni Isaac ang bahagi ng Diyos sa puso ni Abraham. And he needed to be reminded. This is the last testing of Abraham. At alam natin na si Abraham ay hindi nagdalawang isip upang sundin ng Diyos sa kahilingan niyang ito. Ang aral para sa atin ng bagay na ito ay baka po meron ng nakakahigit sa ating puso sa Diyos. Na ang ibig sabihin ay hindi po nalulugod ang Diyos sa bagay na gano'n. If Abraham is our father, then like Abraham, nothing should replace God in our hearts. Yes, even those things that were given by God to us, mga blessing ng Panginoon. Sa kwento ay nauna pong namatay si Sarah at si Abraham ay muli pang nag-asawa at nagkaroon ng anak kay Keturah. So nice kung makita ninyo that there were ups and downs in the life of Abraham. But the point is that God sustained him even in his old age. Ang punto ko po dyan is that our God is a sustaining God, is a faithful God, and will walk with us through the end of our faith if we remain in Him. Magandang araw po, pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos.